Muli po, good morning sa ating lahat. At ngayon po ay darako po tayo sa ating preaching, paghahayag ng salita ng Diyos. Ang ating pong tema pa rin ngayon po na to sa umaga ay stewardship, managing God's resources wisely. So last week po, no, pinag-usapan natin, no, I preached about the biggest gift or the biggest resource na binigay sa atin ng Panginoon, at yun ay ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ebanghelyo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Na huwag natin itong waldasin, huwag natin itong hayaan na masalaula, kundi patuloy natin itong ingatan na maihayag at ingatan ipamuhay. Ngayon naman pong umagang ito, pag-uusapan naman po natin ang patungkol sa stewardship sa oras. Ang title po ng aking mensahe ngayong umaga ay Tinutubos na Oras ng Tinubos na Hinirang. Muli po, ito ay tinutubos na oras ng tinubos na hinirang. Sa English po, redeeming the time of the redeemed. So, text po natin ay makita natin sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Ephesians 5, 15 hanggang 17. At meron din po tayong isa pang verse na babasahin in Colossians chapter 4, verse 5 to 6. Or Colossians 4, 5 hanggang 6. Inanyaga po lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng haliging salita ngayong umaga. Samahan niyo po ang basahin ito. Ito po ang salita ng Diyos. Ephesians 5, 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ang nanglubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Colossians 4, 5 to 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at pakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Pagpulayan po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po yung makakaupo. Ito po ay focus natin ay sa aklat ng Efeso at kaya last week to, kinote din natin ang Ephesians. Nabanggit ko po na ito'y naisulat nung si Apostol Pablo ay nakakulong na. Pagkatapos ng kanyang third missionary journey, siya ay nagsettle at siya ay nakulong. At ito po ay para sa encouragement ng Ephesian Church at ito'y nakarating sa atin ngayon para mas maintindihan nga natin kung ano ang ating kaligtasan, ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon at paano ito ipamumuhay sa araw-araw. Ngayon po, ngayong umagang ito, nais kong makita natin yung hindi lamang ito patungkol sa literal na 24 oras, pero ano ba yung kahalagahan ng panahon. Hindi lang yung oras na 24 oras, ulitin ko, kundi yung panahon na ginugugol natin sa mga bagay-bagay. Basahin ko lang po yung ating isang article dito at hayaan nyo ako na ipaliwanag kung bakit ito nandirito ngayon. The doomsday clock is a design that warns the public about how close we are to destroying our world with dangerous technologies of our own making. It is a metaphor, a reminder of the perils we must address if we are to survive on the planet. When the doomsday clock was created in 1947, the greatest danger to humanity came from nuclear weapons, in particular from the prospect that the United States and the Soviet Union were headed for a nuclear arms race. The bulletin considered possible catastrophic disruptions from climate change in its hand-setting deliberations for the first time in 2007. Also, makita natin itong binasang article na ito ay patungkol po sa doomsday clock. What does it mean, yung word na doomsday? Ito yung katapusan ng lahat o yung pagkawasak ng lahat. At meron silang ginawang relo at ito ay sinet nila na malapit na sa midnight. So, ilang beses na ito na-set at na-reset, and recently sinet siya ulit, especially nung around 80s and 90s, 60s, 80s, 90s, every decade, nag-move yan,
karoon ng changes na papalapit ng papalapit sa 12 o'clock, midnight, and midnight signifies the end of the world or the end of the civilization as we know it. At bakit ito sineset ng ganun? Sapagkat yung takot nila back in the 60s, 50s, 60s, 70s, hanggang 90s, nung Cold War. Ito yung Cold War between Soviet Union at ng United States na nagkakaroon sila ng arms race, paramihan ng mga nuklear na bomba na pampasabog. At dahil doon, dahil sa dami, sabi nga, yung huling na-invento ng mga Ruso, ng Russians, yung Tsar Bomba, mas thousands ang lakas nito, thousands of times more powerful than the Hiroshima and Nagasaki bomb. So, isang bomba lang, yung hydrogen bomb na tinatawag na, pag sumabog ito, huwag ka na mag-isip, tapos ka na. Hindi mo na parang hindi mo na daw mararamdaman na may sumabog pala, malaman mo lang, patay ka na. No? So, ganito katindi yung takot na dinala nito. And another thing na binanggit sa article na nagpapagalaw sa doomsday clock is yung climate change. Hindi lamang yung nuclear annihilation na tinatawag na nuclear holocaust, pero pati yung climate change na catastrophic events, gaya ng pag-shift ng poles, pwede daw ulit magkaroon ng ice age, pwedeng tumaas ang tubig at malunod yung maraming tao dahil mag-shift yung dagat and so on and so forth. Ngayon, ang mundo ay nag-aalala sa pagkawasak ng dahil sa digmaang nuklear. For that matter, binanggit kanina, pati sa climate change. Natatakot sila na hindi na magtatagal ang sibilisasyon ng tao nang dahil sa salita ng mga bansa. Iba't iba ang reaksyon ng madla tungkol dito simula pa nung unang nagsimula ang doomsday clock gumalaw. Ang iba ay walang pakialam. Ang iba naman ay nagbuhos ng pera para mapagawa ang mga doomsday bunkers. Ito yung mga bunkers na kung saan taguan nila kapag bumagsak yung bomba, hindi sila maano. At kung napanood nyo yung Blast from the Past na movie ni Brendan Fraser back in the 90s. In the 50s, ganun na yung uso hanggang ngayon, meron pa rin tinatawag na doomsday preppers. Naghahanda sila para sa doomsday, nag-impact sila ng mga armas, mga pagkain, tubig at pera at lahat para maiwasan ang pagkamatay sa nuclear war. Para sa kanilang mga sariling pamilya upang makaligtas sa gerang nuklear. Marami din naman namuhay ng mas palalo dahil sa konsepto ng YOLO or you only live once. Sulitin ang pagkasaya at magpakasarap dahil mamamatay naman din lang ang tao. Let's drink and be merry for tomorrow we die. Ang ilan sinusulit na ang oras at ang iba naman ay walang ginagawa na normal lang ang pamumuhay. Bilang isang mananampalataya, mas iba ang ating pananaw na nakakibat sa pagkagunaw ng mundo. Ang hinihintay natin ay ang muling pagbabalik ni Hesukristo na kung saan tayong mga mananampalataya ay ililigtas niya at ang mga masasama na nagrebelde sa kanya ay lilipulin at huhusgahan. Kung may kinakatakutan man tayo, ayon ay higit sa takot natin sa gerang nuklear. Bagkus ang takot natin ay ang paghuhusga ng banal, banal, banal na Diyos sa buong sanlibutan. Ngayong umaga, tunghayan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagpapahalaga natin sa limitadong oras natin dito sa mundo. So the general idea is the world is afraid about many things that could happen in and around the world. At lahat yun nagpo-point sa kamatayan ng sibilisasyon, sa pagkawasak ng kabuuan ng mundo. Kaya ngayon ng umaga, titigdan natin, meron ba talaga tayong dapat pag-alalahanan o meron ba tayong dapat gawin patungkol sa panahon at oras na ginugugol natin sa mundong ito na limitado. Dahil kung meron man dito nakakaalam ng pagkagunaw, eh tayo yun. Dahil alam natin na darating ang Diyos hindi na para magligtas. But He will come as a judge. No? Kanyang lilipulin ang masasama at ang mga hinirang niya ay isasama niya bilang kanyang mga hinirang. Kaya ang mensahe natin ngayong umagang ito, ang pagtubos sa oras ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang magtulak sa mga hinirang tungo sa kabanalan. Ulitin ko po,
Ang pagtubos sa oras ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang magtulak sa mga hinirang tungo sa kabanalan. Redeeming the time. When we say we are redeeming the time, it's not just only being on time. Pagkristyano dapat on time tayo, dapat ahead of time. Hindi lang po yun ang pinatutungkulan nito, ngunit may panahon tayo na kailangang makita na ating tinutubos. At ang makakagawa lang nun ay yung mga tinubos din ng Diyos. Gusto kong maintindihan natin na nung tayo wala pa sa Panginoon, lahat ng ginugugol nating oras sa mundong ito, bawat segundo at bawat minuto na tayo'y buhay bago tayo niligtas ng Panginoon, ay pawang basura lamang. Nag-iipon lang tayo ng puot at galit ng Diyos dahil ang existence natin, the mere existence of a sinner, is an offense against God. Ito'y kasalanan o pagkakasala sa Diyos dahil ang kanyang ininga at ang kanyang isipan na gumagana ay pawang makasalanan. So, tumatagal ang buhay, tumatagal ang oras, nag-iipon lang tayo ng judgment sa buhay natin. Pero ang mga tinubos ng Panginoon, tinutubos niyan ang oras niya dito sa mundong ibabaw, ang limitadong oras. So, ang punto po natin, unang punto natin ng umaga, samantalahin natin, samantalahin ang lahat ng pagkakataon na magawa ang kalooban ng Diyos. Ilang dahilan ba tayo niligtas ng Diyos? Habang ang mundo ay nagpapakasasa sa kabunduhan at sa kasalanan, niligtas ka ng Diyos at simula nung niligtas ka naman niya, lahat ng ginagawa mo ay para sa papuri ng Diyos, para sa pagsamba sa Kanya. Kaya po makita natin, ang kaaway ay nananamantala ng ating kahinaan. Ano ba yung kaaway natin? Ang diablo, ang kasalanan, at ang sarili natin. Sinasamantala niyan ang kahinaan natin. Kaya may paalala si Pablo. Makita natin sa aklat na Efeso, sa chapter 5, makita natin doon yung mga tagubilin. Pagbalikan natin mula sa verse 1, basahin lang po natin, no? Ephesians chapter 5, verse 1 to the following verses. Yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yun ay ang pagtutubos sa mga hinirang. Kaya mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mababanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang tao na ikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangungutwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga sumail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Ang dating buhay ng isang Kristiyano ay palalo makasalanan. Dati tayong naroroon sa kadiliman, dati tayong walang silbi. Wala tayong bilang sa pagsamba at pagdakila sa Diyos. Ang binibilang lang sa atin ay kung gaano kabigat ang mga ginagawa nating kasalanan at yun nakalista. Yun ay naka-asunto sa atin lahat at ang sabi, pagsusulit natin sa Diyos. At yun ay dahil sa ating kasalanan, ang ating kahinaan, ang ating sarili at ng diablo ay pinagtutulong-tulungan, no? Na hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat, mag-ingat ang paalala ng Apostol Pablo. Sabi sa verse 8b, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Live as children of light. Bakit? Dati tayong galing sa kadiliman. At ang taong mananampalataya, ang Kristiyano na dating galing sa kadiliman, ay pinipilit ibalik sa kadiliman. Pinipilit tayong ibalik ng diablo sa kadiliman. Magkasala tayo sa Diyos. Hindi siya pumapayag na yung oras na gugugulin mo dito, yung hiningang gagawin mo ay makapagbigay ng papuri sa Diyos.
Kaya sa madaling salita, sa loob ng 24 oras, the devil will exploit your weaknesses. Lahat ng kahinaan natin ay susubukan ng kaaway na gamitin laban sa atin. Lahat ng kahinaan. Kailangan tayong maging aware na meron tayong kahinaan. Hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmayabang dahil kaya na natin. Kaya natin labanan ng kasalanan. The moment na sinabi mong napagtagumpayan ko na, ayun na, ingat. Nakakatakot sabihin na ako'y ganap ng malaya. Nakakatakot. Eh, totoo namang ganap tayong malaya. Pero ang kaganapan ay kay Kristo, hindi sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, for those of Christ is set free, they're free indeed. Ang pinalaya ng anak ng tao, si Kristo Jesus, ay tunay na malaya. Pero may warning. Huwag nang magpasakop muli. Sa madaling salita, malaya tayo but we have weaknesses. Hindi pa tayo perfected in our sanctification. Pinababanal pa tayo. Kaya may panahon na malakas ka, may panahon na mahina ka. Anong punto? Huwag tayong magmalaki. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo laging malakas at ganap na, natapos na natin ng mga bagay. Hindi po, may kahinaan tayo. And the moment we realize yung kahinaan natin, makita natin yung pagkakailangan natin sa Panginoon, yung pangangailangan natin sa Panginoong Jesus. We need God. And the last time I checked, ang Kristiyano ay mas kinakailangan niya ang Diyos kesa nung simulang niligtas siya. Dapat ngayon, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, mas nakikita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Hindi yung naging Kristiyano ka na 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20, 30 years, eh parang naging independent ka. Ang totoong Kristiyano ay nakita niya ang kanyang kahinaan habang siya'y lumalapit sa Diyos. At habang siya'y lumalapit sa Diyos, nakita niya na kailangan niya lalo ang Diyos. Dahil may kaaway tayo, kasalanan ng demonyo at ang ating sarili. Pangalawa, ang Panginoon ang nagbibigay lakas sa ating kahinaan. Dahil mahina ka, wala kang ibang panggagalingan ng kalakasan kundi ang Panginoong Diyos. Wala kang ibang lalapitan. For the Lord is a strong tower. Siya'y matibay na muog. Pag nangihina ka, natatakot ka, namimiligro yung buhay, lapitan mo siya, takbuhan mo siya. Sa oras ng pangangailangan, sabi ng salita ng Diyos, He is a very present help in times of trouble. Panahon din yun. And in times of trouble, panahon na ating, sabi sa Spanish, hora de peligro, the dangerous and perilous times can also be redeemed. That in the most dangerous, in the most desperate times, God can reveal, God can redeem that time na magbigay ng gloria sa Kanya. Pero ang mga wala kay Kristo, wala silang pag-asa. Kasi sila tatakbo. Tatakbo yan sa Sabungero, tatakbo yan sa Bumbay, tatakbo yan sa mga tao na makapangyarihan. Nakakala nila makasolve ng kalang mga problema. Pero tayo bilang mananampalataya sa nanggagaling ang ating kalakasan sa Panginoong Diyos. Kaya tayo magsumiksik at samantalahin natin lahat ng pagkakataon. Bakit? May kalooban ang Diyos na dapat gawin. Bilang tandaan natin, ang maingat na pumuhay ay aktibo at hindi pagiging paralisado sa paggawa. Ikaw ay mahina, ngunit ikay tinubos. Ikay tinubos ng Diyos, bibigyan kanya ng kalakasan sa panahon ng iyong panghihina. Para saan? Para masaya ka lang? Para lang ma-boost yung ego mo o ma-cheer up ka lang? Hindi. May trabaho na kailangan nating gawin. You've been last week, no? Pinapaliwanag ko na niligtas tayo ng Diyos kasi may trabaho, yung ebanghelyo. Kailangan itong maingat na ipahayag at maingat na ipamuhay. God has prepared good things for us to do from the foundations of the earth.
Nilalang tayo ng Diyos, hindi lang para mamuhay dito ng passive lang. Kaya sa tandaan natin, mag-ingat tayo sa pamumuhay. At ang maingat na pamumuhay ay hindi passive. Hindi ito pasibo, kundi ito isang aktibong pamumuhay. Minsan sa takot natin magkasala, magkamali, paralyze tayo. Ayoko na lang kumilos, ayoko na lang gumawa. Tahimik na lang ako dito. Kaysa, hindi. To live a worthy life at ma-redeem yung oras mo, huwag mong sayangin. Kung paano ang talento ay hindi binabaon sa lupa, ngunit ito'y ini-invest, ganun din sa panahon natin. Niligtas tayo ng Diyos para gamitin yung oras natin para gawin yung mabubuting bagay na prinipera niya. Hindi para lang manahimik. Hindi lang para maging inactive or passive. We have to be active in doing what is good. At ano yung good? Yung kalooban ng Diyos. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pangalawang punto po ngayong umaga, ang mangmang at matalino ay nakikilala sa pagpapahalaga sa paggamit niya ng oras. Ulitin ko po, ang mangmang at matalino ay makikilala sa pagpapahalaga at paggamit niya sa oras. May dalawang klase ng tao daw. Sabi ni Jesucristo, ano itong dalawang taong ito? The wise and the foolish builder. Ang matalino at ang mangmang. Ang mangmang ay abala sa pagsuway sa batas ng Diyos. Sa ating kamangmangan, sa ating pagkakasala, bago tayo tinubos ng Diyos, sobrang mangmang natin, inubos natin yung oras sa paggawa ng kasalanan. Trabaho yun, mga kapatid. For the wages of sin is death, ang sweldo ng kasalanan ay kabatayan sa madaling salita. Pinagpapaguran mo yung kapalaluan, yung kasalanan. At yun yung binanggit ni Pablo sa mga nauna, ng mga talata, na huwag mo nang gawin. Ginagawa mo na yung dati. Tapos ka na sa kasamaan. Dahil tigang galing sa kadiliman, nasa kaliwanagan ka na ngayon. At dito na didetermina kung sino yung mga matatalino at mga mangmang. Ang mangmang ay abala saan? Sa pagsuway, sa pagkakasala. Bising-busy yan. Walang ibang gagawin yan. Iisipin niya lang, ano kayong pinakamabisang paraan ngayon para magkasala? Ano ba yung pinakamabisang paraan ngayon para magawa ko yung kasalanan ko? Sa Ephesians chapter 5, verse 3 to 11, basahin ko po muli. Kayong mga hinirang ng Diyos, sino yun? Yung mga tinubos niya. Tayo yun, mga hinirang. Kayo dapat, hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Not even a hint. Hindi man lang mabanggit, no? Kahit hindi man totoo, huwag sanang maakusahan. Wala sana, no? Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Walang kabuluhan, binanggit dito. And these things are the way of the fool, of the wretched. Ito yung ginagawa natin dati. Wala tayong pake kung anong masaktan natin, masabi natin, we don't really mind. Basta kasala tayo, we don't care. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Thankfulness is another thing na ginagawa ng mga matatalino. Ano ginagawa ng fools? Instead of being thankful, they murmur. Bawat araw na lang na ginawa ng Diyos, nagre-reklamo, imbis na magpasalamat. And that's the problem of the wicked. They can't be thankful. Ang dami ng pagpapalang binigay sa kanilang Panginoon, kahit na common grace man yan, o ano man, nakakahanap pa rin ng dahilan para magreklamo. Kasama po dyan yung discontentment. Hindi makontento kaya nagre-reklamo. Verse 5, alam ninyong walang bahagi sa karya ni Kristo ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail, kaya't huwag kayong makisama sa kanila.
binanggit na yung mga ginagawa ng mga taong ito. Anong warning? Huwag makisama sa kanila. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, sayang oras ninyo. You will waste your time if you sit with them, if you hang out with them. Hindi mo lang sinasayang oras mo, passively, nagkakasala ka pa, actively. Verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ano daw yung tatlo? Pawang mabuti, matuwid at totoo. Yun ang basihan ng pamumuhay ng isang na kay Kristo, ng matalino. Pangatlo, verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Napakaganda yung pagkaka-describe dito ni Pablo, ang pagkakaiba ng kadiliman sa kaliwanagan, ng katotohanan sa kasinungalingan. At nakita natin dito na ito yung pamumuhay, mga pangit, mga kasalanan, ay pamumuhay ng isang taong mangmang na walang ibang ginawa at ginusto kundi magsayang ng oras, sayangin yung buhay nila sa pagkakasala. Ang matatalino naman ay abala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Saan busy ang matatalino, those who are wise? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang mananampalataya, ang matalino, ay nagbababad ng panahon, ng oras para alamin kung ano ang will ng Panginoon sa buhay niya. Inuupos niya ang oras niya para malaman ang kalooban ng Diyos. Again, may pinaggugulan siya ng oras. Talk about stewardship of time. It's not always practical lang na huwag mo sayangin yung oras mo, dapat 8 hours may ganito o yung pang ganitong oras mo. Hindi. When we talk about general terms, ang paggugol o pagiging good steward sa time ng Panginoon ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagsunod sa kanyang utos. Ngayon makita po natin in Matthew chapter 7 verse 24, napakaganda nitong parable na to. Sabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sino daw yung wise? Yung mga nakikinig. Yun ba yun? Yun lang ba yun? Hindi. Sabi, yung nakikinig at nagsasagawa. Those who hear and put into practice. Yun ang wise. Na nagtayo ng alatahanan na pundasyon ay bato. May darating na unos. May parating na yung sabing doomsday clock na binanggit ko kanina, may mga pangit na mangyayari sa mundong ito. Ang tanong, saan mo ginugol yung panahon mo? Ikaw ba'y naghukay ng malalim para matayuan mo ang pundasyon na bato? O sobrang babaw, nagsayang ka ng oras, pataas ng bahay, pero ang pundasyon mo naman nasa buhangin? Kailangan natin makita yung distinction. We are redeemed. Tinubos tayo ng Diyos. At dahil tinubos tayo ng Diyos, may inaasahan sa atin. At yung inaasahan sa atin, alamin natin, pakinggan natin, at ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ganun kahalaga ang Lord's Day. Ganun kahalaga yung mga studies natin. And again, I will remind you, no? Alam natin, ang pinaka, sa confession natin, ang pinakamahalaga, Lord's Day. Non-negotiable. Pero pastor, paano yung mga BR, mga midweek, at mga ibang studies natin? Mahalaga rin yun. Salita ng Diyos yun eh. Pinaghandaan yan para ihayag, dapat pakinggan natin. Pero ang Diyos, ang Panginoon ng aking konsyensya. Kaya kapag di ako nakukonsyensya na hindi ako matin ngayon, hindi ako nakinig, okay lang. Well, pwede ka naman talagang hindi umatin. Wala namang kaso yun. Pero anong punto?
Tignan natin, timbangin natin. Lagi. The moment na meron tayong imi-miss na studies, ano yung mas mahalaga? Ano yung ipinalit natin? Ano yung bagay na in-alternate natin? Ano yung pinapalit natin sa pag-aaral? Dahil ang pag-aaral ay pag-alam sa kalooban ng Diyos. Ano yung pinapalit mo dun? Talaga bang mas mahalaga yun kaysa sa ginagawa mo ngayon? Now, I'm not saying this para lang makondena kayo, no? What I'm trying to do is to speak to your conscience because the Lord is the Lord of your conscience. Nasa bawat oras na isipin natin, isasantabi ko muna yung pag-aaral, yung mga studies namin online or whatever, or kahit Lord's Day, no? Kasi given na yun, hindi naman talaga natin pinapalampas. Lagi natin gagamitan ng karunungan. Lagi natin gagamitan ng katalinuhan na binigay sa atin ng Panginoon, wisdom. Bakit? Wise daw. Sino? Yung nakikinig at sinasagawa. It's one thing to know na mahalaga ang salita ng Diyos. It's another thing para pakinggan ito at isagawa. It's one thing to know na mahalaga ang Lord's Day. It's another thing to be here. That's the difference. No? And as your pastor, isa to sa practical na pag-redeem ng oras natin. We are redeeming the time. We are good stewards of the time. Kung ang oras natin sa mundong ito ay limitado, sa madaling salita, ilan taon na tayo? Average age natin, nasa siguro mga 25 or to 30. Average age ng mga nandirito. Kung tao ay mamamatay ng 70, bilangin mo na lahat ng Lord's Day hanggang mamatay ka ng 70 years old ka or 80 years old ka. Bilang, it is limited. Anong punto ko? Kung limitado, onting-onti lang yung panahon na pwede mong gugulin sa Lord's Day, tapos nag-miss ka pa? Nag-miss ka pa ng study? Di ba kapag doon natin tinigdan sa limitadong oras natin, nag-iiba yung perspective natin? Tama ba? Naibibilang natin, nagka-countdown tayo eh. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon na bandang alas 12 ng tanghali, mamamatay tayong lahat, nag-iiba yung perspective natin? Nakita natin ano yung mas mahalaga? At yung mga temporal na bagay ay lumilipas na lamang. Nais natin ito makita sa pananaw ng isang matalino. Tandaan, ang pagpapalampas sa oportunidad na magawa ang kalooban ng Diyos ay hindi paggawa ng oportunidad na masunod ang kalooban ng Diyos ay parehas kamangmangan. Ulitin ko po ha, ang pagpapalampas sa oportunidad na magawa ang kalooban ng Diyos at hindi paggawa ng oportunidad na masunod ang kalooban ng Diyos ay parehas kamangmangan. So may mga default tayo na dapat gawin natin. Pinagagawa, utos ng Diyos. Ito yung mga nakaset na panahon. That's grave na hindi natin gawin. Sin of commission. Pinagagawa sa'yo, hindi mo ginawa. Another thing is, kung mangmang ka, mamuhay ka bilang mangmang, hindi mo isi-seize yung opportunity. Hindi mo gagawin yung oportunidad. Papalampasin mo yung oportunidad. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? The moment you step here in the church on a Lord's Day, is an opportunity to edify one another. You must seize the opportunity. Don't just be a wallflower. Para lang, ang tawag dyan, wall fan. Kung hindi ka bubuksan, di ka gagana. No. Opportunity ito to bless others. Opportunity ito para mag-minister sa isa't isa. Sa iglesia pa lang yan. Paano pa sa trabaho mo? Magtrabaho ka ng maigi. Huwag mong i-shortchange yung boss mo. Baka naman dapat nagtatrabaho ka, nag-share ka ng gospel. Ano ibig sabihin ni Pastor? Anong mas tama? Mag-share ng gospel o magtrabaho? Hindi dapat nagbabanggaan yun. Bakit? Redeeming the time has its own time. Tamay-tamang panahon. Ibig sabihin, kung ako ay nagtatrabaho sa oras ng trabaho, hindi ako nagkakasala. Ngayon, pag oras ng trabaho, basta may ginagawa ako, hindi naman downtime, hindi naman to ano, tapos nagsishare ako ng gospel, no? Dahil
ito na yung oportunidad. Gagawa ako, share ako ng gospel. Hindi, oras ng trabaho mo, magtrabaho ka. So, paano tayo mag-create ng opportunities? Kasi sinabi dito, kamangmangan din yung hindi paggawa ng oportunidad. How do we make opportunities? You prepare for it. Ilang oras ang trabaho natin? Sabihin natin, 8 hours. May 1 hour lunch. E dito ka mag-share ng gospel? Pagka-uwian, mag-share ka ng gospel, sadyain mo. Ano ba, sa madaling salita, we take this opportunity na i-grab natin, ma-share yung gospel. Sinasadya natin. Binibigyan talaga natin ng panahon, hindi lamang yung sinastamantala lamang. Pupunta tayo ngayon sa pangatlong punto natin. Ang pagtubos sa oras ay baingat na pamumuhay upang maingatan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ulitin ko po, ang pagtubos sa oras ay maingat na pamumuhay upang maingatan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mundo ay meron ng baluktot na pananaw sa mga Kristiyano. Trabaho natin na makita nila ang matuwid nating pamumuhay. Sabi po ni F.F. Bruce, distorted accounts of Christian conduct and belief were in circulation. It was important that Christians should give no color to these calumnies, but should rather give the lie to them by their regular manner of life. Ano pong sinasabi dito? May masama ng image ang Kristyanismo eh. Masama na tingin sa atin ng Kristiyano. Kaya anong payo sa atin? Huwag nating patunayan. Talagang masama tayo. Hostile lang mundo sa atin. Kasama sa pag-redeem natin ng time is we make our lives productive as believers dahil may sasabing masama at may sinasabing masama ang mga hindi mananampalataya. Kaya sa pangalawa, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Para natin i-redeem yung time natin dito sa mundo, maging kaaya-aya ka at kapaki-pakinabang, pleasant and productive. Hindi yung kinakainisan ka lahat. Sa trabaho, yun na naman yung Christian na to, ito na naman yung hallelujah, praise the Lord. Kung pag pinipersecute ka dahil sa masama yung ugali mo, hindi persecution yun. Okay? Kapag ikaw ay kinainisan ng mga kapitbahay mo dahil salbahi ka at Kristiyano ka pa naman, walang bilang yun na blessing sa'yo dahil pinipersecute. No. Kaya ka tinutuya, kaya ka inaaway dahil hindi maayos yung pamumuhay mo. So, by redeeming our time, kasama din yung karakter natin. Ikaw yung gumugugol ng oras dito sa mundo, ang tanong, kamusta ang iyong imahe? Nakikita ba si Kristo sa iyo sa araw-araw? Ang dali kasi nga na, no? Yung sabihin, ah, kawawa naman, inaaway tayo. Kawawa tayo. Ang tanong, bakit kayo inaaway? If it's because of the gospel, then so be it. Pero dahil sa ugali mo o yung kagaspangan o ano pa man, wag naman. Kaya tandaan natin, ang ebanghelyo ay mensahe na dapat nating ihayag. Banal na buhay na dapat ibunyag at pangalan ni Kristo Jesus na dapat itanyag. Bakit? Sa pangatlong punto natin, nakita natin, iniingatan natin ang pangalan ni Kristo Jesus. Yan ang reason ba't natin nire-redeem yung oras natin sa mundong ito. Bakit tayo gumugugol ng panahon, kilalanin ng Diyos, alamin ang kanyang kalooban, at ipamuhay ito. Dahil iniingatan natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya dapat, may mensahe tayong dapat ihayag, buhay na dapat nating ibunyag, at pangalan ni Kristo Jesus na dapat itanyag. Yung ating mensahe, ano ba yun? Isa lang yung mensahe ng Kristiyano, the gospel. We must preach it. But as we preach it, we must live carefully. Ipamuhay natin ng maora, ng maingat. Dahil ang oras ay kakaunti na lamang. Paubos na ng paubos ang oras sa mundong ito. Banal na buhay na dapat ibunyag. Ipakita natin yung banal nating buhay. Pakita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi ang nabubunyag ay yung pagkamarites natin o yung ating kasamaan, kagaspangan na ugali. Huwag yun. Iminumortify yun. Yung sinabi ni Pablo, dati kayong ganyan. Huwag nyo nang balikan yan. Huwag na kayong magsasama sa mga ganyan. Huwag. Ipamuhay. Bakit? May pangalan ni Kristo tayong dapat itanyag. Itaas
ang pangalan ni Jesucristo. Sa aking pagtatapos, tayo binigyan ng Diyos ng oras hindi para mamuhay bilang palalo o bilang mangmang. Ang mangmang daw o yung fool, nakikinig lang ngunit hindi ginagawa ang utos ng Diyos. Ang matalino ay nakinig at isinabuhay. Binigyan tayo ng oras ng Diyos hindi para mamuhay ng bilang palalo, ngunit para mamuhay bilang Kristiyano. Hindi magpasasa sa kasalanan, ngunit mamuhay ng may kabanalan. Ang oras mo, huwag mong busin sa kasalanan. Dapat paglaban sa kasalanan, ginugugol. Binigyan ng balita, hindi para ilihim, ngunit ipamalita ng hayagan. We have the message. That's the gospel. You must preach it openly. Bilang hamon, sinasamantala mo ba ang oras sa paggawa ng mabuti o sa pananamantala? Ulitin ko ha, sinasamantala mo ba ang oras sa paggawa ng mabuti o pananamantala? Kasama sa sinabi ni Pablo ay huwag tayong manamantala. Huwag nating pansamantalahan yung ating sariling kahinaan. Huwag nating pagsamantalahan yung kahinaan ng kapatid natin o ng kapwa natin. Anong samantalahin natin? Yung oras na gumawa ng mabuti. Sabi ko nga, bilang ang Lord's Day hanggang mamatay tayo, bilang na yan, hindi na yan madadagdagan. May tinakda na ang panahon kung anong oras kang huling hihinga. Doon pa lang, sulitin mo na ang bawat panahon na nandun ka sa piling ng Diyos at ng kapatiran. Limitadong oras mo araw-araw, sulitin mo ito na makapagbigay ng papuri sa Diyos. Kung ang oras mo matulog, matulog ka. Oras magtrabaho, magtrabaho ka. Oras mong pamuhay, gawin yung mga dapat mo gawin, gawin mo. At mamuhay ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. There's nothing special na kailangan mo pang gawin. Gawin mo lamang ang kalooban ng Diyos. May mga taong nag-iisip, nasasayang yung buhay ko ngayon. Siguro kailangan ko mag-mission. Pumunta ako sa pinakamalayang lugar kasi sayang yung buhay ko. Teka muna, yung kapitbahay mo nga, hindi mo pa masyeran. Naisip mo na sa sayang oras mo, di gawin mong produktibo ang oras mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nasasayang oras ko kasi wala akong ganito. Wala. No! The Lord has provided us everything at our disposal para magawa ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, bilang mananampalataya, ikaw ay tinubos na ni Kristo, Jesus. Kaya mamuhay ka bilang tinubos. Don't live like what Paul said na yung makasalanan ipamuhay. Huwag yun. Unawain mo ang kalooban ng Diyos. Unawain mo, aralin mo, at sundin mo ang kalooban ng Diyos. Live by it. Obey it. Sa mga hindi mananampalataya, ang buhay mo dito sa mundo ay pawang aksaya lamang kung hindi ka mamumuhay para kay Kristo. Walang bilang. Sayang lang. Kaya sinabi ko, inaksaya natin buhay natin dati. Puro kasalanan. Nag-iipon lang tayo ng hatol ng Diyos. Salamat na lang at diligtas tayo ng Diyos. Pangalawa ay pagsusulit mo sa banal na Diyos ang paghugulbo ng oras sa pagkakasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo Jesus lamang ang kayang magtubos ng iyong buhay upang maligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya magtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Mabuhay ka para sa Diyos. Magsisikat manampalataya ngayon at hindi bukas. Tayo ay lumuko at manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy na pumupukaw sa mga puso't isipan. Pumupukaw, Panginoon, sa natutulog namin na mga kalooban. Dalangin po namin na sa aming pag-aaral ngayon, ito'y tumimo sa aming puso't isipan na makita namin ang kahalagahan ng panahon na binigay niyo sa amin at gugulin namin ito sa pamumuhay na may kabanalan, sa pagsunod sa iyong kalooban. Maging maingat nawa kami, Panginoon, sa aming paglaban sa kasalanan, huwag naming isipin na kami malakas, ngunit kami may hina at kayo lamang ang nagbibigay ng kalakasan sa amin na patuloy kaming umasa at magtiwala sa iyo, Diyos. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon, na sa aming pag-iingat ng iyong oras na binagkalob sa amin, tinutubos namin ito dahil kami tinubos nyo na, O Diyos. We're redeeming the time because you have already redeemed us. Kaya Panginoon, sa bawat sasabihin namin, iisipin, gagawin, narangin namin magbigay ito ng papuri sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya at habag. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po